Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Isang oras ho tayong tatalakay sa mga mainit na isyu mula ho sa iba't ibang panig ng ating bansa. Araw ng Biyernes, Mayo 15, 2020. Nakakaranas po tayo ng mga pag-ulan dahil po kay Bagyong Ambo. Ang atin pong lalawigan ay kabilang po sa nasa signalan number 2 dahil kay Bagyong Ambo. Kaya mga kababayan, ingat-ingat po tayo dahil nadagdagan na naman ang ating kinakaharap ngayon. Maliban kay COVID-19 ay meron na naman ho tayong bagyong nararanasan sa mga sandaling ito. Kaya doble ingat po mga kababayan. Mamaya ho, sasagot po yung isang mayor na kung saan ay nakapanayan po natin nung nakaraang araw sa ating programa dito po sa DWEY, yung vice mayor, at napakinggan ho natin yung kanyang side, yung kanyang panig hinggil po sa mga saloobin niya at mga aligasyon niya sa kanilang mayor na kasalukuyang nangyayari ngayon sa kanilang bayan. At ngayon ho ay mapapakinggan din ho natin kung ano ho yung panig naman ng mayor na inaakusahan ng vice mayor sa kanila hong bayan. So nasa linya ho si Mayor Rafael Naral, ang mayor po ng bayan ng Anao. Magandang hapon po, Mayor. Magandang hapon din po, sir. So, magandang hapon po sa mga kasamaan po ninyo dyan sa studio. Opo, tayo po ay napapakinggan ngayon sa DWEY 1332 kHz AM radio po, at the same time ay napapanood po tayo sa pamamagitan ng Facebook buong mundo po, at marami hong nakantabay ngayon na inyong mga kababayan ngayon dyan sa bayan ng Anao, Mayor, tungkol po sa panayam po namin sa inyo sa oras na ito. Opo, salamat po. Nabigyan po ninyo ako ng pagkakataon para sagutin po yung mga aligasyon po ng aking vice mayor. Noong nakaraang araw po, Mayor, na kapanayan po namin si vice mayor Jappy De Dios, at meron ho siyang mga aligasyon hinggil po doon sa kanyang post na meron hong nakapost doon na pagkain ho ng frontliner. Bakit ganun na lamang daw ho yung budget sa pagkain ng ating mga frontliner, Mayor? Opo. So ngayon po ay tinatanong po niya, nagtatanong daw po siya tungkol sa inilabas na budget at idinaan ito sa po sa pamamagitan ng kanyang Facebook account, at yung budget daw po ay natanggap na daw ninyo yung advance 1 month na ira po ninyo na nagkakahalaga ng 5.3 million. Tama ho ba, Mayor? 5.2 lang po yun, sir. 5.2 million. Bayanihan fund po yun. Bayanihan fund. So natanggap nyo na ho, Mayor? Opo, at naaprobahan na rin po yun ng Sanggunyang Bayan. Mm-hmm. At yung iba po doon, nagastos na rin po. Opo. Dahil binili po namin yun ng mga kailangang gamot. Opo. Mga equipment na kailangan po sa proteksyon ng ating mga kababayan patungkol po dito sa problemang pandemic, yung COVID po natin. So yung 5.2 million, Mayor, na tinatanong ni Vice Mayor na budget ay nagamit na po ito, Mayor? Nagamit na po yung karamihan po doon, sir. Nagamit na po yung karamihan. Apo. Ilan na lang po yung natitira. Apo. Nag-ugat po ito, Mayor, mas maganda dahil napapakinggan ho, nanonood ho yung mga kababayan ninyo sa bayan ng Anao sa mga sandali pong ito. Ang inyo daw hong frontliners ay umaabot ng 580. Tama po ba, Mayor? Tama po. Mahigit pa po doon. Kung tutusin po, dahil may mga volunteer po tayo doon na hindi nakabila sa frontliner.
So yung, kung hindi po ako nagkakamali, Mayor, may naglaan ho ata kayo ng budget at ng sanggunyang bayan na pagkain ng mga frontliners na 50 pesos or 150 a day? Pero tama po yan, sir. Dahil doon po sa project proposal, yun po ang nakalagay, 150 per person within 10 days. Within 10 days po? Oo. At ang bilang po ng mga pakakainin sa isang araw ay 580, more than 580. So more, tao po yun. So more than 580. So lumalabas na kung 150 a day, so umaabot siya ng pag tinotal ho natin sa loob ng 10 araw, aabot po siya ng 870,000, Mayor po. Tama po yan, tama po. So kumusta naman po yung pagkain, kasi may post, Mayor, na ganun lang yung halaga ng pagkain. Oo, tama po yun. Dahil pinost po ni Vice Mayor sa Facebook na doon po sa message po niya doon sa Facebook, dahil ito po yun. Basahin ko na lang po. Apo, apo. Puro tanong po kasi yun eh. Apo, apo. Ito po yung una. Ito po yung unang sinabi niya. Ito na yun. Ito na po ba, ito na po yung 150 pesos per meal ng ating mga magigiting na 500 frontliner sa buong bayan ng Anao. Ayun. Sunod po na tanong na naman niya, apo, na 87,000 pesos per day ang budget. Wala naman pong gaguhan, ano? Apo, yun, apo. Ito, wala naman pong gaguhan, ano? Yan po yung kan. Yung post. Sa mga message niya. Apo. Then, they have been doing their just best to protect our municipality ngayong panahon ng krisis. Apo. Pagsasamantalahan nyo pa. Yan po ang message niya. Apo, apo. They don't deserve this. Wag naman napastanganin ang ating mga frontliner. Apo. Yan po yung message niya dun sa, pa, sa Facebook po. Apo. Sa Facebook. Apo. Na kasama po yung litratong ibinigay sa kanya. Kung sino man po yung nagbigay doon sa litrato na may pagkain. Opo. Eh, pinost na po nila sa Facebook na walang investigasyon. Opo, opo. So ito, yung naipost po na pagkain, Mayor, ay yun ho ba yung pang ilang serving na ho ba yun, Mayor? Ang alam ko po, yun po yung una eh. Ah, yun yung unang yung serving. Una. Opo. Opo. Yung unang araw po dun. Opo. At napag-alaman din po namin, Mayor, at ayun din kay Vice Mayor, ang sinabi ho niya dito ay yung pagkakaroon daw ho ng catering, nagkaroon daw ho kayo ng usapan doon sa catering na siya hong maghahanda ng pagkain ng ating mga frontliners, ay parang wala daw ho atang usapan between the, na mula sa sangguniang bayan na catering ang magluluto ng pagkain ng ating mga frontliners? Ay, wala po sa sangguniang bayan yun, sir, dahil hindi naman po sila ang server na dapat na kausapin ko. Opo. Dahil sanggunyang bayan nga po sila eh. Ang dapat kausapin ko doon talaga yung caterer, dahil ang caterer lang po ang may katayahan. Apo. Para mag-serve ng mga ganong pagkain. Apo, hindi sa po sanggunyang bayan. So, ang sa ganong trabaho po ng sanggunyang bayan, mag-approve ng budget, kung ano yung iahain na budget sa kanila, hanggang doon lang po yung papel po ng sanggunyang bayan. Apo. So yung sinasabi pa niyo ni Vice, at yung pagkakaroon daw ng catering, parang hindi daw ata napag-usapan ng sanggunyang bayan? Ay, dito po sa budget, kasi po, apo, nandito po, inaprubahan po nila may bilang ng resolution na 2020-054. Ito po, resolution approving supplemental annual investment plan. Opo. For calendar 2020 amounting to 5,300,000 pesos. Mm-hmm. 5,300,000 pesos this municipality.
Binabanggit po dyan dito na gagamitin po ito sa mga sumusunod. Ito po. Opo, opo. Yung 5 million po ito, ano po? Yung, yes po, yung Bayanihan Fund. Bayanihan Fund. Opo, opo. Number one po, mapupunta po ito sa social services lahat. Kasi yan po yung nandun sa budget circular na ipinadala po ng DDM. Opo, opo. Ito po yung number one, procurement of personal protective equipment. Mm-hmm. 110,000 po yan. Procurement of medicine and vitamins. 2.7 po yan. Apo. Number 3, procurement of medical equipment and supplies, 1,080,000. Apo, apo. Number 4, procurement of disinfectant sprayers, disinfection tents, and other disinfecting supply and misting equipment, 75,000. Apo. Ito po yung panlima, nandito po yung sinasabi po ni Bay. Apo. Food, transportation, and accommodation expenses of medical personnel. Apo. And other NGO personnel directly involved in the implementation of COVID-19 related to PPA and expenses. Apo, apo. So yun po, nakapaloob po doon sa number 5, food, transportation, and accommodation expenses of medical personnel. Ito na po yung mga frontliner. Apo, apo. Binabanggit po natin. Ito po yung pang-anim, food assistance and other relief goods to affected household. Apo, apo. Pagkakahalaga naman po ito ng 335,000. Apo, apo. Yung pong food, transportation and accommodation, 950,000 po yun. Nakapalo po doon yung budget para po doon sa food ng mga frontliner natin na nagkakalaga ng 870,000. Apo, apo. Ngayon po, dahil inaprubahan naman po nila, walang hindi pumirma sa kanila sa tanggulay ang bayan. So, ibig sabihin mo yun, lahat po ng lumabas na pera, nako, nawala ho sa linya si Mayor, so babalikan ho natin. So, napakaganda ho yung ating tinatalakay sa hapon pong ito dahil nga doon sa mga gustong malinawan ni Vice Mayor na kung saan napunta ito nga mga budget na mula ho sa Bayanihan Fund na ipinagkaloob ng national government na tulong sa mga bayan dahil nga para makatulong sa pagharap sa COVID-19 sa kanilang mga kababayan. So napakaganda ito dahil may nagtanong. Ngayon, ang atin hong ginagawa ngayon ay pinapakinggan ho natin, sinasagot ho ni Mayor Naral yung mga tanong ni Vice Mayor hinggil po sa budget na inilaan o ipinagkaloob sa kanila ng national government. Ito ang pinag-usapan ho namin ngayon ay ito po yung 5.2 million na bayanihan na fund. Nasa linya na po ulit si Mayor po. Aba. Sige po, sir. Tuloy po natin yung... Sige po. Tuloy po natin yung kung saan po tayo naputol kanina, Mayor po. Apo. So, yun pong sinasabi yung paglabas ho ng pera, lahat ho yun ay permado ho ng ating mga... ng sanggunyang bayan, Mayor po. Permado po lahat sila. Wala pong kumontra dito, sir. Wala pong kumontra. Apo, apo. Permado po lahat nila. At ito po ay napirmahan po nila noong... Abril 15, taong kasalukuyan. At ito po ay dumating sa aking opisina noong Abril 16. Opo, opo. At akin pong itong nilagdahan bilang pag-approve. Opo, opo. So meron pa po siyang nabanggit na Mayor na since daw po nagkaroon ng lockdown, ay hindi na rin daw po kayo nakikipag-ugnayan sa sanggunyang bayan. Hindi na ninyo sila pinapatawag at dumidiretso na lamang daw po kayo sa mga barangay kapitan? Ay, sinungaling po siya, sir. Apo. O bakit po nila na aprubahan po yung budget kung hindi ako nakikipag-ugnayan sa kanila? Ah, yes po. Mm. At tinatanong pa katunayan, po. Kung, sige po, sige po, Mayor. Katunayan po, bukod po doon sa resolusyon bilang pag-approve nila doon sa budget, apo, may isa pa pong papel ito na sila rin ang nag-approve. Apo, apo. Yan po yung annual investment plan.
Dito po ay nagkaroon po ng supplemental doon sa annual investment plan. Kaya sila rin po ang nag-a-approve noon. Opo. O, paano po nila sasabihin na hindi ako nakikipag-ugnayan po sa kanila? Opo, yun po yung nabanggit po doon sa interview ho natin sa kanya na since nagkaroon ng lockdown ay wala na hong ugnayan at parang hindi na daw po kayo nagbibigay ng report sa kanila weekly. Ay sa reporting po, giningi ko po sa kanila na tapusin lang muna itong COVID. Opo. At pagkatapos po nito, dahil alam ko naman na i-audit ka agad ito ng COA. Opo. At ikaka-paparnis ko na lang po sila. At yun, alam ko naman po yun dahil nakapollow po yun doon sa local government code. Opo, opo. Republic Act 7160. Nandun po yan, alam ko po yun. Kaya obligasyon ko po na bigyan sila pagkatapos po nito. Opo. Mga projects, anumang project, kailangan bigyan sila ng kopya. Paparnis po sila. Opo, kasi ayon kay Vice, opo, ayon kay Vice ay hindi nila alam kung saan napupunta at kung anong mga nabibili o binili na, na at matatapos na daw ho yung ECQ ay wala pa rin hong datos kung ano ang kanilang kung anong inyong pinamili at kung saan napunta yung pera na nakasaad sa isinagawang resolution ng SB na weekly kayong magsasagawa ng report sa kanila at the same time dalawang beses daw po siyang nag-request sa inyo ng sulat, wala daw po siyang natanggap na response mula ho sa inyo, Mayor. Request lang po niya yun, sir. Hindi request ng sanggunang bayan. Kasi ganito po yan. Apo, apo. Sa totoo lang po, kahit hindi po siya nagre-request, dumedirekta na po siya sa mga department heads para humingi po ng mga dokumentong kailangan niya. Apo. Doon pa lang po, binibigyan naman po siya kasi order po naman po sa mga department heads kung pumunta si Vice dyan at anong hilingin na dokumento sa inyo, ibigay nyo. Kasi ako, hindi naman ako nagtatago. Transparent si po akong namamahala sa aking munisipyo. Kaya sino man po humingi ng mga dokumento na pampubliko, ay binibigay ko po sa mga department heads na bigyan nila kung sino man yung mag-request. Opo, opo. So yung po ako mamahala, sir. So yung pagpasok ho ninyo doon po sa catering na siya ang maghahanda ng pagkain ng mga frontliners po ninyo, Mayor, kailangan pa ba itong isang guni sa sangguniang bayan kung aaprubahan nila ito o hindi na? Ay, sa akin pong pananaw, dahil pinanggalingan ko naman yan, sangguniang bayan, kahit hindi na. Kasi trabaho na po ng Mayor kung paano po niya implement yung napag-usapang proyekto o projects. Ganun Opo. Po yan eh. Ganun pa man, ang ginawa ko po dito bago ko po inumpisahan Opo. Na i-implement yung pondo, kinausap ko po muna yung mga kapitan. Kasi Opo. Makupunta po sa mga barangay yung karamihan po doon eh. Opo, opo. Pagpakain sa mga kwan nga po, sa mga frontliner. So, minating ko po yung mga kapitan. Opo. Hiningi ko po yung opinion po nila at napagkaisahan po namin na panalang i-serve sa pamamagitan ng food pack na lang. Opo. Yan po yung napagkasunduan po namin. So, yung food pack na yun, Mayor, dahil nga yung duty ng ating mga frontliner ay maghapon po yan at iba pa rin ho yung panggabi. So pati po yung panggabi, meron din silang food pack, Mayor? Ay, wala po nakalagay doon sa project proposal na ganun, sir. Apo. Ang nakalagay po sa project proposal, at ito yung project proposal na ito ay naprubahan po ng ating MPDO, Apo. Ang ating budget officer, ang ating treasurer, at ang inyong lingkod po, apat po kami pumirma dito. Apo, apo. Ito po ang nakalagay po doon. Ang budgetary requirements po niya ay meal and snack. Apo. At dito po ay parang tanghalian at saka snack lang po. Yung sa halagang 150 pesos sa isang tao. So yung ito, yung ano
Liwanagin natin, Mayor, ano, yung 115 na budget per head, a merienda at saka tanghalian lang po, hindi po kasama yung breakfast at saka dinner po doon, Mayor? Wala po, kasi hindi naman po nakalagay doon sa project proposal po yun. Opo. Itong, ang dapat po niyang tinanong o inimbestigahan, ano po ba ang laman ng 150 packs? Yun nga po, Mayor, eh. Ang tinatanong ni Vice Mayor na nililinaw niya, yun hong nakita doon yung pinos niya na picture po. Yun nga po, mali nga po yung ginawa niya. Apo, apo. Dapat sana po, nag-imbestiga muna. Kasi may nagbigay lang sa kanya ng litrato. Apo, apo. Hindi naman niya pinakita kung totoo hindi yung nakalitrato. Apo, apo, apo. Pinos niya ng ganun-ganun na lang. Dapat nag-imbestiga muna siya. Apo. Ano ba ang laman ng 150 pesos? Apo. So, mas maganda po, Mayor, linawin na po ninyo ngayon kung anong laman ng 150 pesos na yon. Ang laman po ng 150 pesos ayon doon sa napagkasunduan namin nung caterer, apo, ay tatlong menu, tatlong ulam, ganun na lang, tatlong klaseng ulam. Apo. Isang kanin, isang bottled water. Apo. Isang bottle soft drinks at saka snacks. Yan po yung naman ng 150. So kaya meron pa pong apo, meron pang merienda pala. Apo. Apo. Tatlong lang, 60 na lang. 90. 90. 10 yung kanin. Di 100. 10 yung bottled water. 110. 10 din yung pantal, yung soft drinks. 120. Yung snack po, sandwich. Kung minsan, sandwich na maganda. Basta kung minsan, pancit, gano'n. Apo. Lugi pa ba kaya ang gobyerno doon, sir? Yung kakain, lubri pa kaya doon? Apo, apo. Kaya? Apo, doon apo. Sa nabanggit kong mga pagkain, iahain namin sa kanila? Apo, apo. Sa totoo lang po, siya lang nagre-reklamo dito. Wala naman po reklamo yung mga frontliner natin. Siya lang. Apo, apo, apo. Kung ako, kasi ako po, may karinderiya ako, ano po, may karinderiya kami ng mga asawa ko. Apo, apo. Doon sa 150, doon sa 30 presyo po ng ulam, talagang hindi ka nakikita doon kung hindi libre yung pwesto mo eh. Apo, apo. O magbabayad, itong caterer, nagbayad pa po siya ng nag-deliver sa mga barangay. Apo, apo. Kasama po doon yan, sa napag-usapan. Apo. Yung nagluto, yung labor force na lang, sabi na natin, o. Tapos ipinakarga ko pa po yung bandon, yung bat niya na 6%. Apo, apo. Doon sa 150. Dapat nag-investiga muna si Vice para yung mga sinasabi niya sa Facebook, hindi naman nakasira sa atin. Apo, apo. So yun yung... Maling-mali po siya doon sa ginawa niya. Apo, apo. Mm-hmm. Kaya nga po namin kinukuha din po ninyo, kinukuha din po namin ang inyong panig para maipaliwanag, masagot yun hong mga katanungan ni Vice nung amin ho siyang nakapanayam, Mayor. Opo, salamat naman po at nabigyan po ninyo akong pagkakataon para masagot ko po yung mga aligasyon po niya. Opo. At saka meron pa po siyang sinabi, Mayor, na inakusahan niyo si Vice Mayor na nag-procure ng face mask na overpricing daw. Ano po? Inakusahan niyo daw si Vice Mayor na nag-procure ng face mask ng overpricing? Binaliktad po niya yan, sir. Ganito po yan. Ah, sige po. Doon, nakita po niya yung order ng RHO ng mga PPE. Apo. Kasi ang mga medical equipment, nagtaka medicine, RHO po yung nag-order po dyan. Nakita po niya yon. Opo. Yung estimate order doon ng RHO. Opo. Finish niya ngayon yung face mask dahil napakataas daw po nung presyo. Opo, opo. So, di sabi ko, naman po sa tayo doktora, kung may alam po si Vice na mababa, opo, bigyan po natin siya ng pagkakataon na mag-supply yung kakilala niya. Apo. Yan po yung advice ko. De, sa madaling salita po, nag-supply po ngayon yung supplier niya na kakilala niya. Apo, apo. Actually po,
napatikip. Nawala ulit si Vice sa linya. So muli ho nilang tatawagan para napakaganda ho yung pinag-usapan para maliwanagan ho itong issue ito na yung mga katanungan ni Vice Mayor ay sinasagot ngayon ni Mayor Rafael tungkol doon sa pag-procure daw ni Vice Mayor ng overpricing na face mask. So nasa linya na ho ulit si Mayor. Sige po Mayor, ito ipagpatuloy po ninyo. Apo, dun na po sa face mask, ano po? Apo, apo. Nabigyan po ng pagkakataon si Vice na mag-recommenda ng kakilala po niyang supplier ng face mask. Apo, apo. At okay naman po dahil mayroon po silang i-deliver na face mask noong araw, isang araw na kung saan kini-question niya yung mataas na presyo ng face mask. Apo, apo. Sa magsasabi po, nag-deliver po sila. Kasama po yung misis niya. So yung sila na ho yung kumuntak? Oo, oh, sila na po. Nag-deliver na po sila. Apo, kurang apo. Po, dahil binigyan po natin sila ng pagkakataon na makapag-supply sa pangangailangan po ng ating aritsyo. Apo, apo. So, sa madalit sabi, andon na, na-deliver po nila sa araw na yon at diningi na po nila yung kabayaran ng face mask. Opo. At dito po, sa kabayaran po ng face mask, ito po ay nagkakalaga ng 401,000 pesos at 285 pesos at 72 centavos. Opo, opo. 401,000 pala ito. Opo, opo. 401,285 5. Apo. Pesos. Halaga po nung dineliver po nila. Apo. Ngayon po, di sa napatsikihan po nila agad yan dahil siyempre, tiwala naman kami dahil Vice Mayor yung nagrekomenda. Apo. Eh, kasama pa niya yung misis ni Vice. Apo. Di pinatsikihan na po nila doon sa baba, doon sa accounting. Apo, apo. Hanggang sa treasury. Umakyat po yung check sa atin. Hinahanap ko po yung ngayon yung ano yung resibo ng yung kabayaran yung ano, official receipt po ng munisipyo. Oh, official receipt na ibabayad ng munisipyo. Opo, opo. Sa kanila. Opo. Eh yun pala natuklasan po namin doon na wala pala silang resibo. Opo. Ayun po ang nangyari. Kaya hindi po natuloy yung transaksyon ni Aricio at saka ni Vice sa supplier niya. Opo. So, kaya katunayan po, hawak-hawak ko po ngayon yung check-in. Nakirmahan ko na po eh. Opo, opo. Yung check-in ay pambabayad doon sa supplier. Opo, opo. Nakirmahan ko na po ito. Opo. At papalitan na lang ng OR. Opo. O, di nakapag-supply sana sila. Opo. Kaso natuklasan po namin, wala pala silang resibo. Dahil yung resibo po ang pinakamahalagang dokumento na gagamitin po namin sa auditing. Opo. O accounting. Eh wala po pala silang ganun. Kaya hindi po natuloy yung transaction namin na mag-supply sila ng face mask. So yung... Binigyan po sila ng pagkakataon eh. Opo, opo. Na sabi ko po, kung may mahanap ko yung ibang supplier, di okay po. Opo, palitan opo. Na lang. Eh, nag-back out na po sila. Hindi ko na po kasalanan yun. Kaya hindi po ako ang nagbigay ng mataas na presyo ng face mask, kundi naaayon lang po yun dun sa presyo ng supplier. Hindi po ako, hindi ko naman alam po yung presyo ng mga opo, opo. Equipment natin na gagamitin sa COVID. Opo, opo. So, ganun po ang nangyari. Sumama lang siguro ang load niya dahil hindi niya nakuha yung face mask. So, ibig sabihin, so sa madaling istorya... Sa tingin ko nga po, illegal yung supplier niya dahil wala resibo eh. Hindi nagbabayad ng bus yan. Oo, opo. So, ibig sabihin, sa madaling sabi po, Mayor, yung contact nila, hindi ho natuloy yung transaksyon. Opo, binabaliktad na lang po niya yan. Dahil so, hindi natuloy yung transaksyon ng... supplier niya. Apo. So, hindi po totoo. Yung natuklasan pa po namin
yung dinilibor po nila, walang fly. Ay, ganun po ba? Ordinary lang natin, face mask. Opo, opo. Ang usapan kasi doon, kaya hindi nagkatuluyan yun dahil natuklatan nga po namin na mababang kalidad. Opo, opo. Di kagaya po binigay ng Kapitolyo na for fly. Opo, yun opo. Yun po yung pinakita po namin na sample na yun ang galing sa Kapitolyo na ganito. Opo, opo. For fly siya. Opo. So ibig sabihin niyo, ibig sabihin hindi po totoo yung sinasabi niya na inaakusahan niyo siya na nag-procure sila ng overpricing na face mask. Ayun po, hindi po totoo kung gaano po siya kalaki. Ganon po kalaki ang pagsisinungaling niya. Opo, opo. So may iba po so, tayo ngayon. Hindi kami magkasundo. Opo, opo. So as of now, Mayor, nakailang bigayan na tayo ng ayuda dyan sa inyong bayan mula noong nagsimula ang ECQ? Ang unang ayuda po namin, sir, nakapagbigay po kami ng 5 kilo na bigas. Opo. 5 dilata, 5 noodle. Opo. Yan po yung unang ayuda po natin. Opo. Pangalawang ayuda po, 10 kilong bigas at mga assorted na canned goods. Opo. Pangatlong ayuda, 3 kilong bigas at saka assorted na tanggod. With kuna po yun, may coffee at saka gana. Assorted na po, yung pangatlo. Dinilingko po sa mga kapitan na magbigay din sila ayuda manggagaling sa barangay nila, barangay fund. At nakapagbigay na rin po ng 2 beses yung mga barangay official sa kanilang mga constituent. So, bali 5 ayuda na po ang bayan ng Hanao, sir. So, 3 beses ang LGU, Mayor, po? Opo, opo. Yun po yung... Bukod pa po doon sa mga ayuda sa ating mga constituents, ang mga frontliner po natin ay dire-diretso po ang pagbigay po namin ng tulong. Opo. Kaya sa pamamagitan po ng mga pagkain, mga kung ano po yung pwedeng maitulong namin sa kanila. Opo, opo. Susupply po kami ng bigas, dilata, mga kape, cup noodle, at saka biscuit po dun sa mga frontliner po natin. Opo, opo. May mga dokumento po kami dyan na nire-receive po ng bawat frontliner. Opo, opo. Bukod po dun sa mga nanggagaling pa po yung mga donation po, marami din po kaming naibigay sa mga frontliner. Opo, opo. Binibigay po nila sa opisina ng ating mayor. Opo. Dinedirect ako na po sa mga frontliner po yun. Marami po yun, sir. Opo, opo. Hindi na mabilang. Kaya wala pong nagugutom na frontliner. Itong ginagawa lang po ni Mayor na paninira sa atin, dito po ni Vice Mayor, dito sa sinasabi niyang pagkain, napakaliit po ito kung tutusin sa mga naibigay na po ng munisipyo sa mga frontliner. Opo, opo, opo. Tanong po kayo sa buong frontliner po ng Hanao kung opo. May nagutom po sa kanila. Wala po. Opo, opo. So kahit sa maliban sa mga frontliner, sir, pati yung mga kababayan ho natin, hindi ho sila magugutom? Ay, wala po. Kasi sa kung ikukumpara po natin sa ibang bayan po yung mga binibigay ng itong bayan. Apo, apo. Konti lang pong bigas yung binibigay nila. Samantalang dito sa Hanao, napakalaki po. Apo, apo. So para... Ayan po yung mga... Apo, apo. So ibig sabihin, Mayor, mula nung nagsimula ang lockdown, all-out support ang LGU sa inyong mga kababayan? Ay, super po ang pag-suporta po namin sa kanya. Binigay po namin lahat ng kakayanan ng LGU para po masuportahan po ang ating mga frontliners. So yung pagbibigay nyo ho yung ayuda, Mayor, yung 3 beses, yan po ay galing sa pundo ng local government unit? Yes, sir. So mali yung... Doon, meron... Marami pa po kaming na parating ng mga donasyon. Opo, opo. Sa katunayan po, kanina lang, may nagbigay po yung Tarelco. Opo. One, ng mahigit 100 sakong bigas. O, yun. Madadagdag na naman po yun. Meron din po binigay yung NGCP sa amin na mga kanggos at saka bigas na ipamigay na rin po yun. Opo, opo. Nagbigay din po yung isang... itong hatchery po namin dito ng mahigit 100,000 itlog. Opo. Balot.
Oh, naipamahagi po namin yan sa buong bayan ng Anao. Apo, apo. Nagbigay din po yung mga isang kunsyal po natin ng bayan ng mga itlog na ipamahagi din po natin sa frontliner. Yung isang board member po natin, nagbigay din po ng mga itlog na ipamahagi na rin po. Apo, apo. Marami po. Kaya tingin ko po, hindi po gugutumin yung mga frontliner. Apo. So yung mga hinihingi po ni Vice Mayor na mga datos kung saan napunta, anong nabili ng budget ng LGU at saka yung 5.2 million na galing sa Bayanihan Fund, maibibigay niyo ho yung report na yun sa Sangguniang Bayan, Mayor? Ay, kahit hindi ko na po ibigay, hingin na po niya sa accounting. Ah, okay. Okay, standalone lang po yun. Apo, apo. Eh, lagi naman po siyang humihingi ng mga dokumento kahit hindi na nga niya sinatanong sa akin. Humihingi po yan lagi dahil hinahanapan niya ako ng butas. Apo. Para maalis ako dito sa pwesto ko. Apo, apo. So, ganyan po ang trabaho niyan. Naghahanap lang niya ng butas. Apo. Mayor, bibigyan ko ng pagkakataon, mayroon hong nagtanong na kababayan nyo. Ang sabi po niya dito, si Ryan Rodante de la Cruz. Kababayan nyo po siguro ito, Mayor. Apo. Kagawad po yan. Apo, kagawad ng Barangay Tamasinor. Apo, ang tanong niya, tanong lang po kay Mayor, if may plano po ba sila sa mga barangay officials like hazard pay? May plano daw po ba kayo, Mayor? Ako po, gusto ko po. Apo. Dahil alam ko po ang paghihirap ng isang barangay official. Apo. Kasi galing din po ako dyan, sa barangay. Apo, apo. Alam ko po kung gaano kahirap magsilbi sa barangay. Apo. Pero, hindi ko po pwedeng bigyan doon sa pondo na binigay doon sa Bayanihan Fund kasi bawal po sa batas na nilikha po ng ating Department of Budget. Apo, bawal apo po. Na nandun po yun sa circular po ng DBM. Apo, apo. Bawal po. So, kaya sorry po, kahit na gusto ko man pong magbigay, ako naman po. Nawala po ulit si Mayor. So kay kagawad pala ito, no? Si Ryan Narodante de la Cruz na nag-message. So kagawad, Ryan, alam ko na napanood ninyo at napakinggan ninyo yung sagot ni Mayor sa tanong ninyo. Nakagustuhan niya na bigyan kayo ng hazard pay, pero yung pera na galing sa Bayanihan Fund ay bawal dahil nakalaan pala yon para lamang sa pantulong sa ating mga kababayan na hindi para sa hazard pay. So nasa linya na po ulit si Mayor. Apo. So ang sabi po ni Ryan Rodante de la Cruz, Mayor, sabi niya, salamat po sa pagsagot, sir. Salamat daw po, Mayor, dahil sinagot niyo yung tanong niya. Apo, sir. Wala pong anuman na kagawad. So baka mayroon po kayong mensahe, Mayor, sa inyong mga kababayan? Meron po, sir, kung pwede. Sige po. Mga minamahal na kababayan, ako po ay humihingi sa inyo ng paumanhin sa nagawa ko pong pagsagot doon kay Vice Chaffee sa post niya sa Facebook. Opo. Yun po, ako po ay tao din lamang na nasasaktan din po, may damdamin. Siguro sa bugso ng aking damdamin na ako po'y inaakusahan na nangungupit at ginago rin po niya ako doon. Parang napuno ako sa mga pagkakataong yun. Kaya naipos ko po yun. Sagot ko sa kanya. Apo. Pero ganun pa man po, inamin ko po na pagkakamali ko po yun. Sorry po kung hindi maganda ang dating sa iba. Ganun pa man, hinihiling ko rin po sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo lagi. Dahil ang problema po natin sa pandemic sa ngayon ay hindi pa po nalulutas. Kaya tayo po isumunod, makiisa sa mga programa binababa po sa atin ng ating gobyerno dahil para sa atin naman po yun.
at sa ating mga kabarangay. Opo. Sana po, magtulungan po tayo na makaiwas sa sakit na ito. Sapagkat kung tayo ay nadapuan po ngayon dito sa ating bayan Anao, naku po, problema pong malaki yan. Hindi po kayang isolve ng ating bayan o ng ating gobyerno sapagkat wala pa pong gamot na naimbento para dyan. Opo, opo. So, ang pakiusap ko po, makiisa po tayo sa mga panawagan ng ating gobyerno na iba yung pag-iingat po. Sumunod po tayo sa mga pinag-uutos para tayo'y malayo sa kapahamakan ng pandemya nito. So, yun lang po. Kapatid, maraming salamat. Mayor? Opo. Meron pong nag-text sa akin na isa ho ninyong kababayan at sabi niya, huwag ko na daw pong babanggitin yung pangalan niya. Ang sabi po Papa niya, sana daw po ay manumbalik yung dati ninyong samahan ni Vice na para sa mas lalong ikaangat at ikagaganda daw ho ng inyong bayan. Sana daw po ay matuldukan na itong mga isyong ito at muling magtulungan po kayo para sa ikaonlad ng inyong bayan, Mayor. Oo, tama po yung suggestion po niya, sir. Nagpapasalamat po ako sa kanya. Kung sino man po yan. Opo. Maraming salamat sa pati. Opo. Ayaw niyang magpabanggit ng kanyang pangalan, Mayor, eh. Opo. Ako man po, yun din po ang hinahangad ko bilang lingkod bayan. Opo. Yung magkaisa kami at manungkulan ng maayos. Opo. Na naayon sa batas. Opo. Ang kahilingan ko lang po kay Bay, para marating po namin yun, magbago po siya ng ugali. Opo. Baguhin po niya. At pag-aralan po niya yung kanyang trabaho, yung kanyang responsibilidad bilang Vice Mayor. Andun naman po yan sa local government code, pag-aralan niya. At huwag niyang pakikialaman yung trabaho ko bilang mayor dahil hindi ko naman siya pinakikialaman bilang Vice Mayor. Opo, opo. Yan lang po. Siguro, pag nagawa po niya yan, magiging maayos ang lahat. At ako naman, hindi naman ako yung tao na mahirap ko usapin. Apo, apo. Dahil ako'y lumaking simple lang. Kung ano yung pagkasimple ko, ang doon yung puso kong maglingkod sa ating bayan at sa ating mamamayan. Apo, apo. Yan lang po. Salamat po, Mayor, sa pagsagot ninyo sa aming tawag at pagsagot nyo sa mga katanungan namin na mula din ho kay Vice Mayor, yung ibinato naming tanong sa inyo. Gusto niyang maliwanagan at mabigyan ng kasagutan at maging ng inyong mga kababayan, Mayor. Maraming salamat din po, sir. Mabuhay po kayo dyan sa studio. Mabuhay din po kayo, Mayor. Salamat po. So yun po yung tinig po ni Mayor ng Bayan ng Anao Tarlac at nasagot po yung mga ilang aligasyon, mga katanungan ni Vice Mayor hinggil po sa kanyang mga tinatanong noong nakaraan. Pakinggan nga ho natin, may video kasi si Mayor noong in-interview ho natin siya ay sa kanyang opisina ay binidyo ho natin siya at meron ho siyang panawagan. Iplinga ho natin yung panawagan ni Mayor sa kanyang mga kababayan, yung video po. Sa aking minamahal na mga kababayan, sorry po sa inyo kung ako po'y nakapag-post ng hindi maganda sa Facebook. Kasi po, tao lang po ako at nasasaktan din. Sa dami po ng problema na inaharap ko itong COVID na problema ng buong mundo, ay dinadagdagan pa ng ating Vice Mayor ng hindi magandang mga gawain na hindi dapat doon sa Facebook. At sana sa mga kasamaan ko dito sa munisipyo, kung may pagkukulang man kami, kayo na po ang bahalang magpuno sa amin. Inuulit ko po, tao lang po ako, nagkakamali din. Kaya ito po yung humihingi ng paumanhin sa inyo, mga kababayan ko. At hinihiling ko na ang tiwalang ibinigay po ninyo sa akin noong eleksyon ay hindi ko po isirain yon. Nang dahil lang dito sa sinasabi ni Vice
na walang narinig na kupitan sa barangay nung ako'y namumuno. Uh-huh. 12 years po ako sa sanggang bayan, wala pong narinig sa akin. Ngayon, andyan yung vice mayor na bagong salta pa lang na manilbihan, aapusahan niya ako ng ganyan. Tama po ba yung ginawa niya? May takot po ako sa Diyos. Uh-huh. Hindi po ako ganyang tao. Napagsasamantalan ko yung para sa ating mga kababayan. Hindi po ako ganyan. So kami po at ang sampun ng kababayan ng Bayan ng Anao ay umaasa po na naway matuldukan itong hindi pagkakaunawaan ng dalawang namumuno dyan sa Bayan ng Anao at muling manumbalik gaya nga ho yung message sa atin na hindi nagpabanggit ng kanyang pangalan ay sana daw ho ay manumbalik yung dating samahan ng dalawang opisyal na ito para mas lalong umunlad, gumanda ang kanila hong bayan. So para sa kanila ho, para sa atin ho lahat itong awit na ito.